I would like to encourage yung mga Bicas Foreign, Bicas Foreign na encourage din yung mga kapatid na bari sa inyong area na to attend. At maganda na sa pasimula bago tayo magpasimula ng ating business meeting, eh, sasabihin ng Bicas Foreign kung ilan sa kanyang mga kota. Form of a roll call ang bawat Bicas Foreign ng mga mag-aititinding at sasabihin na kompleto po kami. Meron po kami kulang na isa. So, take note of that mail para sa susunod. Damang-damang ang Bicas Foreign ng kanilang leadership. Kalawa, kaya dito sa ating katapos kamang natin ko sa mission. So, yung mission ay para dito sa diocese at mission para dito sa agendas din. Ito ay ang ating basa ay meron tayong mission society ng Pilipino kung paano ang Americans ay meron Meridor, Irish ay merong Bulupans, tayo ay merong MSP, MSP Society of the Philippines. Ngayon, yung mga diocesan clergy na gustong makisali, gustong mag-contribute, gustong tumulong dito sa gawain ng pang-mission ng MSP, pagpunta sa ibang bansa, meron silang tinatawag na MSP Associate. MSP Associate. At ito? Ito yung mga diocesan priest na gustong sumali sa kanilang mission ministry sa loob ng tatlong taon. At renewable. Kaya yung I am encouraging you to be an MSP associate in way that yung taon lang naman sa buhay natin bilang diocesan clergy. Kahit minsan na tatlong taon, ay nakatulong tayo dito sa gawain pang-mission ng MSP. So, yung mga gusto, magsabi lang kay Sipkan Security, na yung kayo, magsabi kay Mel, para ma-facilitate natin ang mga ganitong gawain. And the MSP will be very happy to accept us. Related with that, na ngayon, July 26, ay pre-mission sa day. At para matulungan itong pre-mission, magpapadala sila ng mga seminarista sa mga pari na magsasalita sa atin sa mga selected parishes sa District 1 and 2, either kung seminarista, either before the mass, o kung mga pari, we could invite them to deliver the homily. Hindi nasa pag-uusap ninyo. At pipiliin pa namin yung parishes na yung mga natulog na mga nilagay para sa kanila. And kung kayo man ay mapili, please provide the accommodation dito sa parish of seminarista. At siyempre, hindi naman kayo pipiliti. Kaya we will communicate with you, pwede pa ka na magkakasalita sa inyo ng seminarista parish. Anyway, nagsalita mo hindi, yung connections niya, second connections for the whole corona society, for the Filmission Society. Pangatlo, sa pag-meeting namin ng Supragan. Napakit na si Father Suarez, kilala natin si Father Suarez o Peter, ay hindi pinapayagan na mag-isa. At kaya dito sa ating diocese, mayroon na rin natin siya pagpapayagan ng mag-isa dahil meron siya ongoing case of abuse of minor. Kaya,
Doon sa ibang mga dioceses around, yung kasama ng governance, pagkat hindi na siya pinakayakan. Pero lang sa bagay, sa other tagalog sa pinag-usama, kasi ang kasi ni Bishop Pana, ito yung pinabayaran sa doon. Pero dito, hindi na siya pinakayakan. Pero kung meron gusto mag-imita, ipakasabi na lang doon sa pag-imita, hindi na natin siya pinakayakan. Ngayon, related dito sa International Eucharistic Congress, pinanggap ako na report tungkol doon sa ating mga piso-piso. Ang tawag doon, piso, ang para sa misa na mundo. So far, the latest report ay tayo makapagbigay ng ₱5,000 na ₱236,939. Maganda, meron tayo yung binibigay. Meron pa kayo, do you encounter problems as far as itong, di ba, yung bags? Kasi meron akong nakikita, bags taro doon sa simbahan, bags taro sa loob ng kumpeto, bags taro sa... O paano ba natin lalong mapapasilitate itong pangyayon, itong mga connection nito? Apoy. Bishop, yung sa amin po ay nung una, nabubuksan po namin yung box ay siguro po iba nakapagbigay ng interest po na so, nakatao pansin so meron pong mga nagpipilit na magbukas so mula po noon ay hindi na po namin nabubuksan yung box kaya hindi na kami nakapagsasabit yung pwede na kami nakapagsabit. Hindi na muna ulit kasi hindi na muna ay nabubuksan yung box. Ito po bang pwede namin gawin para doon sa mga kinakailangan po ba namin palitan yung lock? Sisirain na po namin. Kasi hindi na muna namin talaga siya nabubuksan eh. O pwede ka nito ha. Itong box na ito, ito yung tulong para makapag-raise ng fund para dito sa but we are not limited to the box. Ito yung pag-may problema yung box. Igagawa ng paraan kung pwede pag-amitin yung box. Ito yung okay. Pero that's not the way. That's not the only way of a raising fund. Parang palangin eh. Pagkati. Kaya we are being encouraged na gamitin itong box na ito kung magagamit at to look for other ways kung hindi magpagamit to raise fund for this Eucharistic Congress. Next ay... So, salamat doon sa mga... the parishes na talagang exciting effort to contribute to this Eucharistic Congress. Ito pa ni Pasadias. Isang si Pasadias. Meron akong dalawa. Ako ulit ko talaga yung dalawa. Next ay itong sa Nepal. Pero meron din tayo meron din tayo sa Marikina. At yung port na yan, it extends natin ng Luna. At narinig natin na June ito po ito. Kaya sa internet, tingin ako yung mga risk areas. Hindi ko alam kung isasakin yung mga parokya. Kaya ay pakinig itong mga halimbawa sa San Pedro. Sa San Pedro, ang mga risk areas ay La Maria, Real Wheel, Santa Ana Homes, Susana Heights, United San Pedro, Adelina Watanay, TSAS Village, United San Pedro Subdivision, Alaska Corporation, San Paquita Village, Calentola Village, Stonecrest San Pedro Laguna, Rosario San Pedro Laguna, at Estrella San Pedro Laguna. Yung sabihin niya ay 1-3, Binan Laguna, Manila South Coast Country Club, DLSU Science and Technology Complex Laguna. Sa Santa Rosa,
Westwood Subdivision, Ayala West Road, West Row Heights, Santa Scolastica Valley, West Row, Santo Domingo, Santa Rosa, Sapalapa, Adventist University of the Philippines, at Kanduka for the Tatrita. So, at least, may imagine ninyo kung malapit yung parokya. What do we need to do? Siyempre, strengthen the structure, at kung magpapagawa tayo ng new building, situate na meron tayong building permit. Marami sa ating mga kung walang building permit, at nagkakaproblema rin ng ating mga schools dahil sa building permit. Sinasabi niyo sa building permit, na meron pa ang mga nangyayat tayo na solid yung structure na ito. Sa pagkasama na sa nanay ay yung buhay ng ating mga mananampalataya. Yun. So, tulad din sa ating mga open. So, yan yung moral obligation because lives are at stake na kung tayo magpapagawa ng new buildings, secure building permit. Ngayon, the list that we can do dito sa mga existing structures, lalo na yung sa simbahan, ay tingnan natin yung ating mga exit. Tingnan natin yung mga exit. Ang kung maaari ay dagdagan yung mga exit ng ating simbahan dahil pag yan ay complete, ang tendency mo na tayo maglabas ang agad. Tapos magkakaroon ng water dito sa exit, lalo na kung kapunti. Kaya we owe it to our prisoners na kung hindi man sa unalawa ay nadagdagan yung number na ating exit sa simbahan. At ito yung ito. So, the list that we could do. The list that we could do. Next ay kailangan natin ang seminary counselor sa theology at saka sa philosophy. Kailangan natin yan for human information. Kaya nararamdaman ninyo. Ako yung being called for that. Please approach me. Kung nararamdaman ninyo, kung meron isa na para dyan, please approach me. Para mag-usapan. We need that, ha? We need that. Seminary counselor sa theology at saka sa philosophy. I would like to encourage you dito sa vision seminar na sinabi kanina ni Father Andrew reception kumari. We owe it to ourselves to update at iba na yung ating commitment at yung ating sin ay lang sa kanilang kung nakakatend tayo ng mga seminar. And finally, nag-usap tayo dito ng mahaba last meeting tungkol sa ating kapatid. Pinag-usapan natin na isa yung member.